WPL nakilahok sa Payas Festival 2023. Libo-libong mga mamamayan at turista ang dumagsa ngayong taon para sa Payas Festival 2023 dito sa Lukban, ang art capital ng Quezon Province. Kilala bilang isa sa pinakamakukulay na pista sa bansa, ito ay taunang pinagdiriwang kada Mayo 15 bilang pagpapasalamat ng mga residente sa Diyos para sa kanilang ani at bilang pagkilala sa patron saint ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Yung concept naman namin eh, halos dito sa Lukban, halos isa-isa ang concept. Sa akin lang, ginamit namin na yung palay, gulay, keeping, at yung pang mga ibang produkto na naaani rito sa amin. Kasi nung maliit pa ako, nakita ko na itong payas namin na mula nung simple lang hanggang lumaki, gumanda. Kaya itong payas namin ay inialay namin sa aming patron na si San Isidro. Nababalutan ng mga palamuti ang mga bahay gamit ang iba't ibang prutas, gulay at palay na mula mismo sa kanilang ani. Tampok din ang iba't ibang disenyo ng makukulay na keeping, isang espesyal na palamuti na gawa sa giniling na bigas at may hugis na parang dahon. Lukban po ay almost nasa 70% ay umaasa po sa ating po mga agriculture products. Kaya po, napakahalaga po, ako po bilang isang Lukbanin ay mahalaga po sa amin na maipagpatuloy ang tradisyon ng Payas Festival. Ako po bilang artist ay nagpapasalamat dahil naiipakita namin ng aming kariktan. Kaya masasabi kong mahalaga ito dahil ang mga magsasaka ay ito yung pamamaraan kung paano kami nagbibigay ng pasasalamat sa aming patron saint na si San Isidro Labrador. Madadaanan ang makukulay na bahay na ito sa Grand Parade kung saan tampok ang magagarbong float ng iba't ibang grupo mula sa pamahalaan, mga lokal na residente at mga civil society organizations. Isa na rito ay ang float ng HWPL na sinundan ng Peace Walk. Meron po tayong hinanda na float at nakikita po natin, nilagay po natin dyan yung ating suporta para sa Payas Festival. Ngayong buwan ng Mayo, aming ginugunita ang 10th anibersaryo ng pagkakatatag ng HWPL. So ngayon po ay isang mahalagang pagkakataon. Kaya sa pamamagitan po ng festival po na ito, naisipan po namin na magandang paraan ito para ilagay yung mensahe ng kapayapaan at malaman ng mga tao na from the local festivals na gugunita sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay ikakabit po nila dito yung mensahe ng kapayapaan at lalong-lalo na yung suporta sa DPCW. Una-una sa lahat, mag-ask po kami ng suporta para sa Declaration of Peace, Cessation of War dito po sa bayan ng Lukban. Nakakuha na po tayo sa province of Davao de Oro, sa Cotabato City, Davao City, Los Baños, Laguna, Kapalong Davao del Norte. Pero dito po sa Lukban ay bagayan rin po kami ng isang liham na request para suportahan din po ng bayan na ito ang DPCW. Magkakahanay rito sa Marcos Tigla ang iba't ibang stalls kung saan matitikman ang samot-saring lokal na pagkain tulad ng kilalang pansit habhab at Lukban longganisa. Kahanay ng iba't ibang booth dito ay meron ding itinayo ang HWPL. Nandito po tayo ngayon sa Lukban Town proper ng Quezon Province and to celebrate the Payas Festival ng ating Peace Booth. Sa loob po nating Peace Booth, meron po tayong DPCW Signature Support Campaign. Meron din po tayong Peace Corner, meron din tayong Photo Booth, at meron din po tayong HWPL Membership. Kabilang sa mga lumagda para suportahan ng DPCW ay sina Lukban Mayor Augustin M. Villaverde at Ms. Maria Jennifer L. Babat, Tourism Operations Officer 1. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng mga tao na makilahok sa masaganang tradisyon na ito sa pamamagitan ng mga patimpalak para sa pinakamagagandang bahay at mga float sa parada. Kung pagpapahiyas ng ating kabahayan, yun po kasi yung number one na pinupuntahan ng mga bisita. Ang pag-aalay po ng mga inaning gulay o prutas ng ating magsasaka, ito po ay simbolo po ng pasasalamat sa ating pong patron po, inaalay nila para po
Sabi nga, imbitisyonan ng pari. Ito po yung napakalaking tulong back sa ating pong bayan. Ito nga po ay ang dadala po tayo siyempre po sa ating mga kababayan para kumita po ang maliliit na ating mga negosyante tulad ng paggagawa ng kakanin. Siyempre, nandiyan din po ang malalaking commercial establishment. Well, it has begun, no, when the farmers are offering their harvest, no, to San Isidro Labrador in the church at first. At bine-bless po yan ng kura paroko ng parish ng Lukban. But then later on, napapansin ng kura paroko na dumadami na at ang nagpupunta sa simbahan. So, he says, sa harapan ng bahay nyo na lang ilagay ang inyong mga harvest at kami na ang magbe-bless. Yun yung tradition na nagbe-bless ng mga harvest. At dahil creative ang mga Lukbanin, magagaling sa art, nag-decor na. And pahiyas is from the word payas. It's to decor. Pagpatak naman ng gabi ay nagliliwanag ang mga kalye na tila ba'y Pasko dahil sa pailaw ng mga bahay na lumahok sa patimpalak. At yan ang mga highlights ngayong Pahiyas Festival 2023. Makikita nyo naman na buhay ang kultura dito sa Lukban. At ang pagdiriwa ngayong taon ay mas lalong naging makabuluhan dahil sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Hanggang sa susunod nating hakbang tungo sa kapayapaan, ito si Rica Feliciano, nag-uulat mula sa Lukban ng Balitang Kapayapaan, HWPL Newsline.